So we have time now to butingting our project. So we have here, as what I said last video, that ito yung nakita natin na vintage radio. So it's a GE General Electric EM-FM radio. So nakita nyo, parang sa case pa lang, antique na talaga yung dating, no? So pero gumagana, no? Nakita nyo yung previous video natin, try natin i-plug in. Okay. So sabi ko, subukan natin itong i-open at saka sikapin natin na ma-restore natin as normal. Kasi tumutunog siya, guys, pero wala na. Hindi na siya tumutunog, guys. Ayan. So medyo scratchy. Tapos ang volume nawawala-wala. Ayan. Ito, pati yung switches, no? So kailangan ito ng cleaning. Then tingnan natin yung sa loob, kasi ang dami pang mga alikabok, no? Parang siguro ang may-ari nito, ano, talagang matanda na, or baka wala na, no? Lahat naman tayo may katapusan. Okay, so nauna lang sila. So ito siguro yung mga, kasi nakita mo nyo naman sa itsura nitong AM/FM radio, talagang pang matanda na, no? So I said maybe this is an 80s or even maybe 70s, we'll see. We'll try to search in the internet kung makita natin yung model nito. Tingnan natin. Okay? So let's have our internet. See. Check in Google. So what's the model? Model 7, GE Electric model 7-462 4624B. So we'll try to find in Google. General Electric natin yung complete na ano, electric radio model 7-4624B. Okay, manual. Say manual. Manual na kalagay. Manual. Just imagine. Mahal pa pala to sa ano, pag binili mo sa online. Meron dito $114. Sa eBay is $31.49. Use, second hand. So there are other also, 35.43, 53.23. So may presyo pa siya, guys, no? So titingnan natin yung hanapin natin kung paano natin makita kung sa anong year model pa ito.
4624 is 1987, guys. Kita nyo. Ito. Vintage 1987 General Electric Clock Radio Model 7-4624. So, 1987. Ano pala ako nito? 1 year old ako nito. Joke. It's a joke. So, 1987 model, guys. Ito. Okay. So, subukan natin tingnan sa loob, guys. Okay. I-off muna natin para hindi mag-circuit. Sayang. So, again, today is weekend, Friday. May time tayo para gumawa ng something nakaka-entertain or palipas oras natin, guys. Pastime. Parang mahirap ba? Kunan natin ang gawa natin ano? Tagal kasi gamitan natin ha? Electric, guys. Thread. Okay. Excited ako na makita ang loob nito kung ano pa yung mga piyesa niya, no? 1987. So, kasi ngayon, siyempre, mga radio ngayon is advanced na, no? Yung mga parts, small parts. So, ano yung mga ICs, no? Then, mahirap ng, medyo, mahirap na i-troubleshoot yung mga radio nga dahil more on small components. Okay, guys. Ito siya, guys. So, grabe yung alikabok sa speaker. Pero nakita nyo naman, tibay-tibay pa. Wala pang butas yung speaker niya. Kahit 1987 pa. Okay. Then, simple. Very simple circuit. No? Simple. Ito, gumagamit pa ng lumang antena na ganito, 4AM. Ito. So, pyrite bar. Then coil as an antenna. Then 4FM. So, yung antenna niya sa FM. Wala siyang antenna sa FM. Pero nakaka-pick up siya ng FM. So, this EM antenna, this is, ito yung mga lumang tuning capacitor, this one. So, later on, naputol yung discussion natin about electronic theory, no? Electronic, we'll discuss later on different electronic components. So, ito yung isang type ng capacitor, no? Lumang type is a variable capacitor. So, using metal plates inside and air gap
using air as a separator or like insulator between those plates. So pag iniikot mo itong knob, ano niya, itong knob niya, so umiikot din yan sa loob, no? May shaft din yan sa loob na naka-attach yung mga plate. So by separating the distance between those plates, nababari yung capacitance, and that's why nag-change yung frequency dito sa tuning section because of this varying capacitor or capacitance, no? Pag nabari yung capacitance, that will can change the frequency in a combination of coils. You see some coils here, you know, and this one, these are the IF, these are some coils. Okay, so that's part of tuning circuit. Ito, yan yung mga filters. Like bandpass, highpass, lowpass filters. Okay? So, with a combination of capacitor and coils. Yan. And these are IF transformer. Yan. So this is I think this IC is, let's see that. This IC is, this of course tuner IC, T916BI-H. So we'll check what's that IC. So we'll check in Google. T916B. 916BI-H. See, 916 BI. No data. BI. Wala na, obsolete na siguro to kasi wala na siya dito sa, hindi na siya makita. Tingnan, maghanap pa tayo. We'll see what kind of IC. Here, special tube base in general. Type of application, EMFM radio plus EF low power amplifier. Oh, there's already a built-in amplifier, no? So built-in amplifier, mayroon na siyang amplifier, this IC, kaya nakita nyo yung connection ng speaker, malapit din dito, ito. So according to the data sheet of that IC is